Okay, I just hope that some of you guys, especially those people from the government, if you can extend also your help, please. Please. At kung sino yung mga tumulong po doon sa Taal Volcano victims, sana naman po ibalik nyo rin po yung mga tulong nyo rin po dito. Kasi pare-pareho naman po silang nawalan ng mga tahanan, nawalan po ng mga gamit. Wala po silang pagkain. So sana naman po, bigyan nyo rin po sila ng pagkakataon para naman po makapag-start po sila ulit. So anything that you can help, okay? Doon sa mga iba po na gustong tumulong at hindi pa nila alam tungkol po dito sa ating mga fire victims here sa Santo Domingo, Quezon City, sana naman po i-share nyo itong video na to para at least malaman po ng lahat na hindi lang naman po yung Taal Volcano victims ang kailangan pong tulungan, kundi pag-alayan naman po nilang attention din dito sa mga tao na nawalan din po ng mga bahay because of the fire, okay? So dalawang lugar po inilagay lahat yung mga evacuees. Meron po doon sa isa, meron din po dito. And so happen na dito po sa LTO building, dito po yung area ni Papa Troy, yung family ng area ni Papa Troy. Ito yung nanay ni Papa Troy. She is helping right now. Kasi dito, right there, yung napakalapit lang. Tabing-tabi mismo ng LTO, that's where they live, okay? So, kaya, sa likod lang niya mismo. And that's the reasons why I'm also personally attached to these people because I have been associating with this every time that we come here. Kilalang kilala po nila ako, parang family ko na rin po sila. So, I treat everyone as my family and that's also the reason why I'm doing this. I am setting a good example for everybody, for them to follow. I am leading this because this is really something that I want everybody to join and to get involved with. Okay, so sa pamamagitan po ng mga tulong ninyo, sa pamamagitan po ng pag-share nyo, kung wala po kayo may bigay, at least you can share. You can tell to those people na makaka-afford naman, or kung ano yung mga grupo-grupo nila, o kung mostly yung mga nandyan po, mga taga-gobyerno. Sana naman po ito na yung pagkakataon, palipakita nyo naman po, di ba? Kung ano yung responsibility ninyo, na pinangako nyo po noong kayo ay nag-aumpanya pa lang. Sana this is the right time for you to show or to prove to us guys that worth it naman yung binigay nilang tulong sa inyo. Because right now is the time for them to ask for your help through me, okay, on my behalf. So sana naman po ay lahat na ito ay magkakaroon ng kabuluhan later on, magkakaroon ng impact, magkakaroon pa ng bunga, parang nagtanim na ako ng isang bagay, magbubunga po ito. So yun po ang expectation kung bakit po namin ginagawa ito. Alright, thank you so much. Salamat po kami sa mga nagtutulong. Malaking bagay po sa amin to, sa mga nasunugan. Dahil kailangan po namin talaga mga tulong na ito. Dobby San Andres. Ayan. Dobby San Andres. From Canada. Ayan. Canada. Yes. So sis, Dobby San Andres, dahil din sa tulong mo, kasi alam mo lang, back to back tayo lagi, di ba, pagdating sa tulong. Kasi dati ikaw din yung tumulong sa akin, sa Kanistani. So ngayon, dahil gusto kong humingi rin ng tulong sa iyo kanina with no questions asked, no second thought, no doubt. Ikaw mismo ang nag-volunteer na sabi mo, sige, magbibigay ka rin sa... Ayun, eto na yung mga donations natin at talagang nakarating talaga sa mga taong dapat tulungan. Yun po, nagpapasalamat po kami kay Mystica, kay La Troy, kasi Dobby San Andres. Dobby San Andres, marami pong salamat. Ako po si Jing Marinas, Mercader Marinas, presidente po ng SAMAKA, yung isa rin pong organization na tumutulong din dito sa nasunugan, taga rito rin po kami. Salamat po kami sa napakaraming biyaya na naibigay ng grupo nila Mystica. Sana po marami pa pong tumulong para mas marami pa pong matulungan. Maraming salamat po. God bless po sa lahat ng tumulong at tutulong. Okay, ito naman po yung mama ni Troy, Papa Troy, okay? At yung namatay na kaibigan niya, kumari pala. Ano, staff ng barangay po, Tanod. Ano siya, lumabas na siya, nagtawag ng mga tao, nagsabi, sunog, labas na kayo. Tapos bumalik siya, binalikan yung pira niya sa kang aso niya. Doon siya na-trap, sumisigaw siya ng tulong, natrap na siya.
So anong advice mo pag nangyari yung ganun para hindi sila matrap at hindi sila mamatay din? Dapat pag na sila bumalik, babayaan mo mga manner. Ang gamit madali makuha, ang buhay ng tao hindi pwede palitan. Okay, maraming salamat po sa mga tumulong. Kahit sa ganitong paraan, nabibigyang buhay niyo ulit lahat ang tao, nabibigyan ng pag-asa kung paano bumangon ulit. Kahit sa simple pamamaraan. Sa mga nais pang tumulong, ako nga pala si JR Bagyo, kung hanapin mo niyo. Dito sa number 8 nun, Pepe, Street Barangay Santo Domingo. Okay, ito naman po si Tatang. Nagbigay po ako ng mga gamot kasi number 1 kasi sabi niya na para sakit sa ulo, mga ganyan. So nagbigay po ako ng mga vitamins, nagbigay po ako ng alkaline powder at kung ano pa. Ito, andito po ang mga iba pa kung ano pang nailagay ko doon, may t-shirt, kumot, ayun. So talaga, especially talaga, binigyan ko rin ng nalayan ko rin talaga ng special attention kasi last time talagang siya yung nakita ko na may sakit talaga. So if you can also assist in giving them some medicines or any other stuff about their medical conditions, so I mean, please bring a lot of different kinds of medicines right here because for sure they really need them, okay? Mga toiletries, mga towels or anything, because ako, I did my best naman kung ano lang yung kaya ko, di ba? Because of my YouTube salary, okay? So ngayon, dahil nga po sa I am encouraging everybody and what I'm doing right now is it serves as an inspiration, it serves as a lead for everybody because I really thought or I really believe that there should be somebody who's gonna lead, okay? So I'm now acting as a leader in order to put up my charity, Mystica Charity Foundation mission, which is the Sagip ng Masa. I've been doing this for how many years now? Since 2000 when I established my Mystica Charity Foundation. So right now, what I'm doing is not something that I really wanted to brag something or whatever for me, but this is in order to encourage a lot of you guys that if I can do it, if me, Mystica, who is not even in the government, I'm not even an official of the government, I am just an ordinary citizen who just wanted to do something in order to show my social responsibility bilang celebrity, bilang also the simple person or being an individual, and that is the reason why I am doing this, okay? So I'm encouraging everyone, I'm urging your support, I'm urging your help. So whatever you can do, you can come directly to LTO here at Santo Domingo, Quezon City, because dalawa, you know, all this fire victims, they've been divided into two, okay? So there's another place right there. Kung saan ba yon? Saan yung isa? Dalayan. Dalayan, okay. Talayan, okay. But since here is the place where I usually go because the family of Troy really are from here. And of course, you know, I'm just so lucky. I just feel that they are very lucky, I should say, that they were not being affected because hindi na ano dito, this area wasn't really affected by the fire, but it was on the other side, okay? So they're really lucky, and of course, probably because God didn't really want that to happen as well. So I mean, I just want to extend my thank, at least hindi po nadaming lahat. Because it would be totally devastating if everybody has been affected. But for sure, you know, things just happen for a reason that sometimes we have to be careful in all aspects of our lives. Things can happen, shit can happen, okay? But as long as we can do things in order to be able to help, so please extend your help and of course your support and share this video, okay? Especially on YouTube and of course on Facebook. So to all my YouTube subscribers and to all those people who haven't really subscribed on my YouTube channel yet, Mystica Celebrity Channel, and the other one is the Mystica Channel, okay? I got two YouTube channels right there, and of course Edwin Dulfo, okay? So Master Edwin got also his Edwin Dulfo, okay, channel on YouTube, and of course you can take a look at my Ruby Villanueva account on Facebook or Edwin Dulfo as well on Facebook, all right? Or you can search Mystica as well because I got lots of Mystica pages right there also, so you can go there and find out what's happening.
So this is just a start of my mission right now because I've started here for the fire, okay, for the fire victims here in Quezon City. So this is just a start. I'm sure there's gonna be a lot more later on coming soon, and for sure that you guys, once you started already subscribing, once you started watching all my videos, I'm sure that you are going to watch more and more and more until wherever it's gonna go, okay? So I'm just so glad there you are there for your support, and of course for YouTube, thank you so much, because I was able to receive my first payment, as a matter of fact. So one of my payment on my other account has been donated right here already, as you can see. They've been donated here already. So the other one for me as well, because I really have to take care of myself as well. So I wish I can do more. I wish I can do a lot more. But with your support, guys, I am sure that we can make a big difference, because we are all the children of God. And of course, once you help, that means to say you are being chosen as an instrument of God, because God is love, and without us, nobody's going to demonstrate His love. So through your help, I'm sure that God is going to bless you for more. Amen. All right.